So, habang nagbabiyahe kami, guys, magkukwento ako kung paano kaming dalawang mag-asawa nakapunta dito sa Canada. So, way back 2003 ako nag-start na mag-abroad. Hindi pa kami magkakilalang dalawang mag-asawa noon. Dapat ang apply ko is pa-factory kasi ang background ko is undergraduate ako ng computer engineering. So, kulang na lang ako ng isang semester mag-graduate na ako. Kaso nga, may matinding pangyayari sa buhay ko na hindi ko natapos. Ikukwento ko sa inyo, guys, sa next video natin. So, nag-apply ako sa Ermita, I guess, sa Maynila. Tapos, hindi naman ako natangga. In-interview ako pa-factory sa Taiwan. Kasi yun talaga yung focus ko na mag-factory worker ako. Kasi ayaw ko nga ng mag-caregiver o magkatulong dahil wala akong alam doon eh. Pero matututunan naman lahat ng bagay, diba guys? So, kaso lang, nung in-interview ako, may pros and cons pala yun. Akala ko nung in-interview ako doon, okay naman lahat ng mga sagot ko. Pero, ang tinitingnan nila, dahil may nail polish yung kuko ko, ayaw nung broker na nag-interview sa akin. Dahil bakit ka nga naman mag-nail polish na pagdating mo doon magtatrabaho ka nga naman ng ano, yung sobrang below the belt yung mga qualification nilang ganun. So, hindi ako nakuha. And at the same time, yung height ko daw, hindi pwede. So, kasi nga, hindi naman ako matangkad. 4'11 lang ako. So, nag-apply ako uli. Hindi na ako nag-factory. Hindi na factory workers yung in-apply ko. So, sabi ko, gusto kong mag-abroad. So, kahit ano, a-applyan ko. So, nag-apply ako papuntang Dubai. Or, ano ba yung tawag sa Bahrain. Good thing hindi ako nakapunta doon, guys. Kasi, interview na sana. Kaso lang, tinawagan naman ako uli nung isang agency na in-applyan ko papuntang Taiwan. So, ang kontrata ko noon is replacement worker lang. Hindi yung full contract. Replacement lang yun. Dahil nga, sa kagustuhan kong mag-abroad, kahit hindi full contract na 2 years, kinuha ko na, pinatos ko na yun, guys. 1 year and 8 months lang yung kontrata nung una. So, sa akin, okay lang for experience, diba? At 23 years old na ano, at least maka-abroad ako. Hindi ko iniisip na may placement fee, na hindi ko mabawi yung pinanggagastos ko sa placement fee, yung all processing, at hindi ko rin iniisip yung bakit kaya itong amo na ito is replacement. Hindi ko iniisip yon kung ano yung pros or ano yung cons, bakit replacement. Hindi ko iniisip na baka ang sama-sama ng amo na ito dahil replacement yung kontrata. So, pumunta ako, yun nga, napunta ako sa amo na napakasamang ugali. Hindi ka pinapakain, na-experience ko rin yun. Araw-araw kang naglilinis, nagkukuskos, kubeta, mapaano lahat. Oh, ang ganda dito, guys. 800 meters, turn left on 7. Farm na sa ano kami, guys, nasa, ang tawag nito, yung back road. Ano ba yan? Yung farm road. Yeah, yung mga farm road. Ang laki-laki ng lupain dito. Ito yung tinitirhan. Yeah, country road. Ito yung tinitirhan namin, guys, nga merong 48 factories, mostly mga Pilipino yung workers nila. Hina-hire nila galing sa Canada. I guess yung agency nila is nasa Baguio. Tinatawag sila ng 49ers. Kasi lahat sila nakapunta dito, 49. Tapos lahat sila nagtatrabaho sa Linamar. Linamar ang pangalan ng company. Okay.
Well, anyway, balik tayo sa kwento ko, guys. So, nung nag 1 year na ako doon sa amo ko, so sabi ko, my main focus is makapunta dito sa Canada. Pero yung, alam niyo naman dyan sa Taiwan, di ba, na ang alaga niyo is matanda, pero bata ang inaalagaan niyo dahil hindi sila pwedeng kumuha ng na continue ng katulong o caregiver na bata ang alagaan. So mostly ang alaga mong nakasulat sa kontrata mo is matanda talaga yung alagaan mo. Seldom na yung bata or yung bata na with medical condition or any mental disabilities. So yun, nakapunta ako, nagtrabaho ako doon, kung saan-saan ako pinatrabaho ng amo ko. And then nilipat naman ako, guys, kasi yung nga yung employer ko laging walang tumatagal sa kanya, pang ilang sa within 2 years na kontrata, pang 5 ako, guys, na nakapag-replacement sa amo na iyon. Pang 5 caregiver ako na hindi nakatagal sa kanila. So ngayon, so inilipat ako, nung nag-start apply na naman ako pa Canada, namatay naman yung alaga ko, so back to zero ako at nauwi ako sa Pinas. Then parang gusto ko nang gumive up na yung mag-Canada. Sabi ko, gi-give up na lang ako, baka ang Canada ay hindi para sa akin. Pero nag-strive hard pa rin, like nag-apply pa rin. Nung nakabalik na ako, kasi umuwi ako, guys, as bumalik ako ng 2009. Kasi isang taon lang ako mahigit sa Canada, sa Taiwan nung una kong abroad eh. Kasi nga, lagi akong inilipat-lipat. So umuwi ako, tapos bumalik uli ako ng 2009, which ang amo ko naman ay pagdating ko, guys, namatay naman na yung alaga ko. So hindi ko rin ako makapag-apply. So ang dami-daming mga trials along the way sa pag-a-apply ko. Well, anyway, nung medyo nagkakilala na kami ng asawa ko, dahil sa Taiwan nga kami nagkakilala, na ano na, nagkaroon na ng parang straight yung buhay. At parang pinagbutihan ko na talaga na marunong, meron na sa sarili ko yung pagtiisan ko to, like pagtiisan ko to para makuha ko yung kung ano yung gusto ko. So nagstay, nang dumating ako sa amo ko ng my last employer na August ba ako dumating na? I guess August 24, 2011. Right after sa wedding namin. Eh, no, 2012. Kasi kinasal kami ng asawa ko, guys, is 2011, November. Tapos, bumalik naman ako sa Taiwan ng August. August 20, 2012. So, nung nagtrabaho ako doon, yung amo ko sobrang strict to pagdating sa mga papel-papel. Mabait sila, kaso lang pagdating sa mga personal belongings mo, like identity mo, like yung ARC, passport, health card, hawak nila yun. Pero hindi ko inaano nga as a negative impact yun. Okay, hawakan nyo, kasi normal naman talaga dyan sa Taiwan, diba, nahahawakan mo yung, hahawakan nila yung papel, yung lahat ng mga papers mo, mga credentials mo, hawakan nila. So, since nag-start ako, I guess 6 months pa lang ako sa amo ko nagtrabaho, sabi ko sa asawa ko is mag-Canada tayo. Kasi nga, may pinsan ako dito sa Canada. Parang pakiramdam ko ang ganda-ganda ng buhay nila. Parang ang gaan-gaan ng buhay, parang ganun. So, nung time na iyon, sabi ko, pag-ipunan natin, kasi alam ko, may parang processing fee, or kung ano pang, yan, nagpot
tubig na sila. So, nagsastart na ako ng mag-research, guys. Sumuntikan pa akong mascam. Kasi I guess meron dyan sa Chungli na nag-o-offer ng mag-asawa. I guess talagang marami silang nabiktima nun. At andito na yung tao ata sa Canada ngayon. At ginamit yung mga pera ng mga aplikante para lang makapunta sila dito at nagtayo sila ng negosyo. I guess andito, mahirap banggitin yung pangalan, guys, pero isa sana ako sa magiging biktima doon. Kaso lang, nung pumunta kami ng mag-asawa sa Chongli at kinausap namin, dahil nag-anuhan sila ng, di ba computeran yun, nagbibinta ng computer, tapos yung asawa niya is yun yung nag-aano sa Taipei sa likod ng simbahan ang nag-aano ng mga papel. So tumawag ako, pinuntahan namin, pero hindi ako satisfied. Tapos nagtatanong ako sa mga tao kung meron na bang napaalis, meron na bang ganito. Kailangan talaga, guys, sa pagpili ng agency, hindi ka direkta-direktang mag-apply kasi unang-una, pera ang pinag-usapan. Okay lang kung yung time mo lang ang mawawala. Pero may perang involved eh. Mahirap kitain ng pera, kaya kailangan mo talagang mag-research ka. Kasi alam mo naman kung anong hirap na pinagdaanan para lang kumita ng pera dyan sa Taiwan, diba? So, ngayon, nagre-research ako ng mga 3-5 buwan na researchan kung ano talaga yung... Kasi bago ka maka-apply is meron kang experience ng 12 months as paid caregiver or live-in caregiver or nanny. So, from 6 months to 1 year, 6 na buwan na pinag-isipan, 6 na buwan na pinag-researchan ko talaga kung ano ang agency na gagamitin ko para mag-apply. So, maraming agency pero parang talagang kailangang matinding research. Nagbabasa ako sa website ng CIC. Yung website nila, guys, is www.cicgc.ca. So yun lang yung official website ng Canada. Kung any website, like ang dami-daming nagpro-promote sa Facebook, ang dami-daming nag-o-offer ng job dito, wag, guys. Kasi yan ay scam. Mahirap. Kasi mahirap ang pagpunta dito. Kung ang iba kasi mag-o-offer ng napakagandang offer para kakagat kayo. Pero ang totoo is ini-scam lang, kundi pera lang ang kinukuha nila sa inyo. So nung sa amin, inoperan kami ng 500,000 NT, sabay na kaming mag-asawa as a apple picker or mushroom picker or worm picker na sinasabi nila. Pero as we come along na nandito na kami sa Canada, we realize na walang worm picker, guys. Walang ganun. Yung sinasabi nila, makapunta ka sa Alberta, Canada as a worm picker. Parang wala namang such thing na ganyan na trabaho. Kung meron man, hindi yun ang in-demand na work. Plus yung apple picking. Apple picking, it's parang very convincing, right? Na, apple picking, apply ako ng apple picking. Very convincing. Pero kanya-kanyang kuha lang pala dito. Pero dito, kanya-kanyang kuha ka ng apple. Tapos yung mga farm workers nila, guys, wala akong nakitang farm workers nila na
yung outside, yung like international or OFW or some come from other countries. Wala. Kasi ang mga farm dito is family-owned farm. So, yung family-owned farm, meron silang mga tauhan. Meron silang mga tauhan, di ba? Wala ka naman, nag-apple picking tayo, nakipag-usap tayo sa mga ano. Wala. Kasi own farm nila, sarili nilang mga farm, sarili nilang mga trabante. Yung mga nagmamay-ari ng mga farm, they had the machineries. May mga machines na silang ginagamit na mapabilis yung trabaho nila. Dalawa isang trabahante lang, guys. Kaya parang yung parang welcoming masyado yung sinasabi na, oh sige guys, magpunta kayo dito, apply kayo as apple picking. Malaki ang sahuran. Pero kung nandito ka na, parang walang ganun na trabaho. I don't know sa ibang part of the country, pero in our experience, wala akong nakikitang ganung trabaho, guys. Kung meron man siguro, very limited na trabaho. Okay? So, especially yung worm pickers sa place na pinuntahan namin, sa place na where we live in dito sa Ontario, wala eh. Wala akong, ang dami kong Pilipinang na ano, namimit, ang dami kong, kasi madaldal ako guys eh, friendly ako eh, kung ang dami-dami, pero wala akong nakikita na ano. Ang rampant na trabaho ng mga Pilipinas, Pinoy na nandito, either factory worker guys, yung furniture making, mga assembler ng sasakyan, yung mga mechanics, yun. Pero yung mga qualified, yung may ano sila, permit to work inside the Canada, yung ganun. Pero yung kung papunta ka, the best way, I cannot say kung what process ang the best way, pero some other nag-ano sila, student visa, or yung mga yung asawa nila guys ang nauna dito. Like in us, sa process ko, so nakahanap na nga ako ng isang agency. So siguro yung agency kong nagamit, ako yung huling napaalis nila. Apat kami na sabay-sabay na nag-apply ng working permit sa isang agency. Ako lang ata ang nakapasa doon. Pero yung agency ko na yun, after nagsasarado na sila. I don't know ngayon kung meron uli silang bagong agency. Pero yung agency na iyon is okay guys. Kasi nag-apply ako kasi may sabi sila na magda-down ka ng 35,000. Right honey? Yung asawa ko ang laging nagpupunta doon sa agency kung ano yung kailangan. Kasi nga live-in caregiver, hindi mo naman hawak yung oras mo, kasi yung oras mo hawak ng employer mo. You cannot leave kasi may mga alaga kang matanda, right? Or bata. Tas, so yung asawa ko ang naghi-help sa akin. Highway 7 West. Yung asawa ko ang naghi-help, tinutulungan niya ako. So, ay, ikaw na bahalahan. Okay. So, nung time na yon na nag-apply na nga, ang dami-daming mga papel na papel na ginagawa, ganyan. So, yung agency na iyon, guys, pagbayad ko, inabot lang ata ng 3 linggo after kong nag-down, may employer na sila kaagad para sa akin. So, ang tips noon, kailangan talaga yung letter of employer mo is in-depth talaga yung isusulat mo doon. Ibig sabihin, yung very convincing, believable, at saka very natural na ikaw. So, kasi may letter of employer ka. Once pag-submit mo ng application, hihingan ka nila ng letter of employer kasi yun ang i-submit nila sa employer. So, yung employer na yon, meron na silang na-interview na 10 na Pilipina,
para papunta sa Canada. Pinipilian nila. So ako yung pang-sampu, guys, na pinipilian nila. Ang nangyari lang doon sa interview, tinip pa ko ng agency, sabi ng agency sa akin, kung may relatives ka sa Canada, huwag mong sabihin na meron. Sabihin mo na wala kang relatives, wala kang kakilala, gusto mo lang pumunta sa Canada for better future. Yun lang. Kasi yung sham na in-interview nila previously, lahat ng sa interview ay sinasabi na may pamilya sila sa Canada. So yung employer na iyon, kasi ang worries naman ng mga employer, guys, na pag may mag-anak ka dito, once pag-arrive mo sa Canada, aayaw ka na. Parang gagamitin mo lang yung papel nila para makapunta ka dito, then ayaw mo nang pumasok sa kanila, ayaw mo nang magtrabaho. Kasi ang dami-daming nangyayaring ganun na nakapunta dito sa airport pa lang, umaayaw na sila, ayaw na nilang magtrabaho. Yung sometimes naman, meron ding instant na yung employer naman ang release upon arrival, yung ayaw ng employer. Pero okay lang yun, at least employer. Pero kasi sa side ng amo, kung kailangan na kailangan talaga nila ng katulong, guys, or nani, so naninigurado din sila. So sa amo ko, tatlo ang alaga at wala silang nani, babalik na yung employer kong babae sa trabaho. So kaya kailangan talaga yan ng worker. So in interview nila, pang-sampu ako, lahat may kamag-anak sa Canada, pero nung ako, dahil tinipan ako ng agency, sabi ng agency, itong amo na ito is ayaw nang may kamag-anak. Kasi tinanong nila yung amo eh, kung bakit hanggang nakailang interview na sila sa worker, wala pa rin silang worker na napili. Dahil sa kadahilanan, unang-una is may kamag-anak sa Canada. Dahil ayaw nila nang iwanan sila. So for the whole process of nung nandito na ako sa Canada, hindi alam ng employer ko na may kamag-anak nga ako, may pinsan ako, may tiyuhin ako dito. Hindi niya alam dahil nga hindi ko pinaalam hanggang natapos yung kontrata ko. Hanggang nagkaroon ako ng papel. So, yun guys. Kailangan talaga yung pagpili ng agency, yung agency na hindi budol-budol. So, meron ding iba, like yung mga kaibigan ko sa Hong Kong, na nakaibigan ko lang sila dito, guys, dahil nga nakapunta na sila, mga caregiver, nani, pag Saturday, Sunday, day off talaga yan. Ang trabaho dito sa Canada, Monday to Friday lang. Tapos Saturday, Sunday, day off talaga yan. Nakastated talaga yan sa kontrata. Or kung patrabahuin kinila ng Sunday or Saturday, babayaran nila yon. Tapos bibigyan ka pa nila ng day off sa following on the weekdays naman. Kasi kung hindi, magbabayad sila ng overtime. Pero some employers nga hindi, ayaw nilang magbayad ng overtime. Kaya binibigyan nila ng day off in between. Pero kung yung employers na medyo nakaluwag-luwag, okay lang magbayad ng overtime, nagbabayad sila. Pero yung amo ko, sobra kainot, hindi. Binibigyan ako ng day off. Like for example, patrabahoin ako ng Sunday. Ano yung inot? Kuripot, guys. Inot. Kuripot. So, patrabahoin ako ng Sunday, pero magdi-day off naman ako ng Friday. Ganyan. So, kung may yung mga kaibigan ko sa Hong Kong, like pag may time, guys, maka-interview ako ng isa o dalawa sa kanila kung paano nila sila nakapunta dito. Pero ang ginagamit nila, guys, is ganito. Meron ding nag-agency, pero yung iba, I guess 3 or marami, ang agency nila, guys, is dito sa Canada. Nagbabayad sila ng tao ng 4,000 Canadian dollars, which is, how much is that? Kung
equivalent din sa peso, guys, is 4,000, 4 plus 4, 8, mga 160, is that? Ay, 8 plus, yeah, mga, more or less mga ganun, guys, 160,000 sa peso. Pero hindi mo naman lahat babayaran yun in once. Ang ginagawa is, una, kung makahanap, pag-submit mo ng application, I guess magbayad ka ng 2,000. Tapos, pag nakahanap na sila ng employer sa'yo, na yung employer ay ready na yung LMEA. Yes, yung LMEA. Kung ready na yung LMEA, LMIA, guys, LMIA, yung labor market impact assessment ng employer, kung ready na yon, magbabayad ka na ng, kung sure na sure ka na talaga na yung employer na yun, i-hire ka niya, magbabayad ka na ng another 2,000. Tapos yung mga process na iba, like medical, yung mga process ng papel, na yung pag-fill up, yung sa agency na yun na tumutulong sa'yo dito, sila na ang mag-fill up ng papel. Pero kung hindi mo naman ka, kung hindi ka naman nila tutulungan, kung meron ka naman na silang employer para sa'yo, mabilis lang naman din yun. Dahil yung sa website ng CIC, kumpleto doon, guys, nandoon yung instructions how to fill up, kung anong dapat ilagay doon. Sa bawat ano, may mga checklist, mga ganyan. So, mabilis lang din namang pilapan yun. Tapos, yung process ng working permit, guys, is $100 lang yun. So, hindi na masyadong mabigat compare kung mag-agency ka rin. Pero, meron ding, pero mag-ingat din kayo dahil, nung sa aking experience, merong nag-ano sa akin na nasa Canada siya, na Pinay siya, guys, Pinay. Nasa Canada siya, nanghihingi na siya ng down payment para sa application, na ganun nga ang ginagawa. Yun pala ay wala. Hindi siya autorisado. Wala siyang lisensya. Hindi siya autorisadong mag ganon, parang ginagamit lang yung pera mo na mga fresh na isda ang nandito, guys. Pinuntahan talaga namin dahil alam naman Pilipino, mahilig talaga tayo sa isda. So, well, balik tayo sa kwentuhan natin. Ingatan lang talaga, guys, nga yung kukunin yung ganon din is lehitimo. Kasi yung isa kong kaibigan nabibiktima din ng ganon. So, honey, hindi tayo pwede dito. Okay. So, kung may mga katanungan kayo, guys, i-comment nyo lang down below, at sisikapin ko na masagot, at sisikapin kong makatulong din sa inyo, dahil maganda naman talaga ang buhay din dito sa Canada. Isipin mo, hindi ko inaakala na magkakotsi-kotsi kami. Comment kayo below. Mag-comment, and then kung may mga katanungan kayo, just subscribe to my channel, guys. Then subscribe lang kayo sa channel ko, mag-like and share. Then kung ano yung gusto niyo na pag-usapan natin sa channel na ito, kung paano makapunta dito. Pero this is my own experience, guys ha, disclaimer lang. Wala akong pinopromote na agency, wala akong pinopromote na tao na makatulong. Ang disclaimer lang to, disclaimer, guys, na wala, kundi ito ay personal experience ko na soon magiging experience nyo rin kung subukan yung mag Canada. Okay, guys, have a blessed day. Andito na kami sa Cuddle Catch Seafoods. Yung kasamahan ko sa trabaho ang nag-refer nito. So, maraming salamat at see you soon in the next vlog.